Kung hindi nyo pa napapanood ng introduction, point 1, world history at present, point 2, comparative politics at comparative economics, point 3, Philippine history at point 4, people behind the BBB, hindi nyo maintindihan itong part 5, history of Aquino's presidency. Bakit? Kasi makikita nyo lang yung tirada ko, pero yung konteksto hindi nyo maintindihan. Konteksto, kung ano ang mga Aquino sa kasaysayan ng mundo, comparative politics at economics at Philippine history. Dahil sa konteksto, makukuha ang tinatawag na timeline. Inaanyayahan ko kayong itapon ang lahat ng inyong nalalaman tukol sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ang malalaman niyo dito ay panibagong pag-iisip ayon sa kaalaman ng mundo at hindi ayon lamang sa kaalaman ng iilan dyan sa Pilipinas. Ang timeline ng mga Aquino ay nakabaon sa timeline ng kasaysayan ng Christianity at Islam, kasaysayan ng demokrasya at kapitalismo, at kasaysayan ng Pilipinas. Dahil lahat tayo ay kasama sa timeline na yan. Sa ating timeline, magsisimula tayo sa taon na 1521, ang taon na dumaong si Magallanes sa Cebu. Tutuloy-tuloy ito hanggang taon na 2050 para makita ninyo kung saan patutungo ang Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihang Aquino. At ihahambing natin ang pamilyang Aquino sa pamilya ni Jose Rizal, mga Ayala, si Henry C. at si John Gokongway. Sa comparative politics and comparative economics, ihahambing natin ang mga Aquino sa pamilyang Kennedy ng Amerika, Mitsubishi sa Japan, at Hyundai sa South Korea, at ang pamilyang Lee ng Singapore. Sa mga paghahambing na ito, maaari ninyong ihambing ang inyong sariling pamilya o iba pang political dynasties dito sa Pilipinas at sa iba pang bansa. At maaari rin natin makita ng lubusan ang konteksto ng ating sarili at ng ating bansang Pilipinas sa mundo, ngayon at sa mga darating pang taon at dekada. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan din ng pagiging migrante sa nakaraang mahigit kumulang 5,000 taon. Libo-libong mga migranteng dumaan sa land bridges na naging mga katutubong tribo, mga migranteng Muslim, mga migranteng Espanyol, at ang kasalukuyang pagiging mga overseas workers ng mga Filipino sa buong mundo ay bahagi na ng kasaysayan ng mundo. Sa sangayon ng mga Kowangko, ang ninuno nilang si Ko Guan Gu ay nakarating sa Pilipinas mula sa Fujian, China noong 1861. Bago pa man dumating dito ang mga Espanyol, ang mga taga-Chino ay nakikipagkalakal na sa mga tribo dito sa isla at iba naman sa kanila ay naninirahan na dito. Ang anak ni Ko Guan Gu na si Melencho ay napangasawa si Tiakla Chico. Ang kanilang mga anak ay si Jose Kowangko, ipinanganak noong 1896, Ramon Kowangko, ang dating chairman ng Philippine Long Distance Telephone Company, at si Eduardo Kowangko Sr. Isa sa mga anak ni Jose Kowangko ay si Corazon Kowangko na ipinanganak noong 1933. Isa sa mga anak ni Eduardo Kowangko ay si Eduardo Danding Jr. na ipinanganak noong 1935. Isa sa mga anak ni Ramon Kowangko ay si Antonio Tony Boy Kowangko na ipinanganak noong 1951. Sa sangayon ng mga Aquino, ang lolo ni Ninoy ay si Servilliano Mianong Aquino, delegado sa Malolos Congress. At ang ama ni Ninoy ay si Benigno Aquino Sr. na naging Speaker of the House of Representatives of the Philippines mula 1943 hanggang 1944. Ipinanganak si Benigno Ninoy Aquino noong 1932. Isang taon lang ang tanda niya sa kanyang asawa na si Cory. Si Benigno Noynoy Aquino III ay ipinanganak noong 1960. Maihahambing natin ang kasaysayan ng pamilyang Aquino sa kasaysayan ng pamilya ni Jose Rizal. Dumating si Lamco na taga-China sa Maynila at nabinyagan siya bilang Domingo Lamco noong 1697. Nakapag-asawa si Domingo Lamco at sila ay tumira sa Laguna. Doon ay pinanganak si Francisco. Ang anak ni Francisco na si Juan ang siyang unang gumamit ng apelyidong Mercado. Mercado sa English at market, lugar ng bilihan at bentahan ng mga negosyante. Si Juan ay nagkaanak na pinangalanan din na Francisco na ipinanganak noong 1818 at lumipat ang pamilya sa Calamba, Laguna. Sa sangay ng ina ni Jose Rizal na si Teodoro Alonso, ang ama ng lolo niya ay nakapag-aral sa kolehiyo. Ang lolo ni Teodoro at ang kanyang ama ay naging alkalde ng Binyan. Sa kanyang ina, ang lolo ni Teodoro Alonso ay si Manuel de Quintos, na isang tanyag na abogado noong panahon na yon. Si Teodoro Alonso ay pinanganak noong 1827. Ang anak ni Francisco at ni Teodoro na si Paciano ay pinanganak noong 1851, ang pinakamatandang anak ng negosyanteng pamilya na Rizal. Si Jose Rizal ay pinanganak makalipas ng 10 taon noong 1861. Si Jose ang bunsong anak na lalaki ng negosyanteng pamilyang Rizal. Bakit natin isinama si Jose Rizal at ang kanyang pamilya dito sa video? Dahil ang sinasabing nasyonalismo sa bayang Pilipinas ay nanggaling kay Jose Rizal, isang pamilya na wala ring basehan ng pagiging bayani. Sino nagsabing bayani si Jose Rizal? Ang gobyerno. Sino ang gobyerno? Isang grupo ng mga anak ng mayayaman na nagsama-sama noong 1898 upang itatag ang bansang Pilipinas, ngunit hindi binigyan ng recognition or independence hanggang 1946. Bakit sinasamba ng mga idiot Aquino followers si Cory, Ninoy, Noynoy at Chris? Dahil ang psychology o ang pag-iisip ng Filipino ay sambahin ng anak ng pamilyang negosyante na katulad ni Jose Rizal.
Ito ang basehan ng mga political dynasty at personality politics dito sa Pilipinas. Si Jose Rizal ay katulad ni Noynoy Aquino, ang anak ng mayayaman na inaasahang magpapalago ng negosyo o yaman ng pamilya para sa kanilang sariling kapakanan. Sa buong mundo, ang Pilipinas lamang ang gumagamit ng nobela, El Filibusterismo at Noli Mitangere, librong isinulat ng kathang isip o fiction bilang batayan ng nasyonalismo. Ang nobela sa United Kingdom, Germany, France, USA, China, Japan at iba pang asinsadong lugar sa mundo ay hindi, uulitin ko, hindi basihan ng political thought o economics. Ang nobela sa ibang bansa ay para malibang ang bumabasa nito. Kaya ang lahat ng basihan ng political thought, political theory, economics at nasyonalismo dito sa Pilipinas ay galing lamang sa pagpapauso ng gobyerno na nagsasabing dapat tingalain si Rizal bilang bayani. Ano ang koneksyon nito sa pamilyang Aquino? Pansinin ninyo ang mga librong ibinibigay sa mga paaralan sa Pilipinas na gumagamit ng tula para sabihin na bayani si Ninoy, tula para sa kasaysayan, poetry, ika nga sa Ingles. Hindi poetry ang basihan ng kasaysayan ng mundo at yung mga mangmang na idiot Aquino followers lamang ang nagtuturo nito. Ano magagawa ng estudyanteng prep sa librong mali kung ang buong Pilipinas ay naniniwala sa kasaysayan na kasinungalingan ni Jose Rizal at ni Ninoy Aquino? Kaya kung ilalagay ninyo ang timeline ng buhay ng SAF 44 sa timeline ng mga Aquino at mga Rizal, tandaan ninyo, isang tao lang si Rizal, pero bayani na. Isang tao lang si Ninoy na wala namang nagawa, pero bayani na. Yung mga SAF 44, apat na buhay, pero hindi pinapansin at binibigyan ng hustisya. Sino pang mayayaman dito sa Pilipinas? Ang mga Ayala ang sinasabing oldest family business in the Philippines na nagsimula noong 1834 mula sa migranting galing sa Espanya. Si Henry C. na nagsimula ng SM Group of Companies, ipinanganak noong 1924 at tumating sa Pilipinas bago magsimula ang World War II. Itinatag niya ang SM noong 1958. Si John Gokongwe, ipinanganak noong 1926 sa Cebu. Itinatag ang Universal Urbina noong 1957. Ang mga Rizal, Ayala, C. at Gokongwe ay iilan lang sa mga pamilyang maihahambing sa isa't isa sa Pilipinas. Bigyan ng atensyon ang mga pamilyang Rizal, Kuangco, C. at Gokongwe. Sila ay nanggaling sa Fujian Province sa timog na bahagi ng China. Maraming pamilyang Chino sa Pilipinas ang galing din sa Fujian. Sa isang bahagi, kahangahang ang ginagawa ng mga migranteng Chino at taga Fujian sa mga negosyo nila dito sa Pilipinas. Kahangahanga rin ang kanilang pagkakaisa pagdating sa negosyo. Tandaan ninyo ang kasaysayan ng mga Chino dito sa Pilipinas dahil yan ang magpapatunay na nilalaro ni Aquino ang Pilipinas sa problema sa South China Sea. Ating tatalakayan ito sa mga susunod na video tungkol sa China. Sa konteksto naman ng World History and Comparative Politics, ang mga Kennedy ng Amerika ay nagsimula ay Patrick Joseph or P.J. Kennedy, ipinanganak noong 1858. Ang kanyang anak na si Joseph Patrick or Joe Kennedy Sr., pinanganak noong 1888, at ama ng pinatay na Pangulong si John F. Kennedy. Bakit naman natin isinama ang mga Kennedy dito? Dahil maihahambing natin ang kasaysayan ng mga Kennedy sa kasaysayan ng mga Aquino. Si John F. Kennedy at ang kanyang kapatid na si Robert Kennedy, kasama si Martin Luther King Jr. at libo-libong mga Blacks, Hispanics, Whites, and Asian Americans ang nagsimula ng Civil Rights Movement sa Amerika. Ngunit dahil namatay si John F. Kennedy at si Robert Kennedy, ang namahala ng batas na Civil Rights Act of 1964 ay ang pumalit kay Kennedy na si President Lyndon B. Johnson. Bakit mahalaga ang Civil Rights Movement at Civil Rights Act sa atin dito sa Pilipinas? Dahil ito ang magbubukas ng milyong-milyong pagkakataon na magdala ng yaman sa pinakamaraming tao sa buong kasaysayan ng mundo. Ika nga sa Ingles, the greatest creation of wealth in human history began with equality in the workplace and respect for diversity in the workplace. Kaya more than 38 million Blacks, 28 million Hispanics, at 14 million Asians sa Amerika, kasama na doon ang 3 milyong Filipino at Filipino-Americans na nasa Amerika ngayong 2015, ay nakakapagtrabaho ng marangal dahil dito sa Civil Rights Act of 1964. Dahil sa Civil Rights Act, nagkaroon ng Amerika ng pagkakataon na maihalal si Bill Clinton bilang Pangulo. Si Clinton ang namahala sa pinakamatagal na panahon na patuloy na pag-uunlad sa kasaysayan ng Estados Unidos. Dahil sa Civil Rights Act, ang isang itim na tulad ni Barack Obama ay may pagkakataon na maging Pangulo ng Amerika. Dahil sa Civil Rights Act, nakapagtatag ng maayos na negosyo ang Mitsubishi at Toyota mula sa Japan at Hyundai mula sa South Korea sa Estados Unidos. At dahil sa Civil Rights Act na yan, libo-libong mga Chinese food restaurants ang nakakalat sa buong Amerika at Canada. Ito yung isa pang preview natin sa video na ng South China Sea at paano niloloko ni Aquino, Patapang, Gasmin at Department of Defense ng Pilipinas ang mga Filipinos. Tandaan ninyo itong mga Chinese food restaurants na ito. Kaya natin isinama ang Civil Rights Act dito sa paghahambing kay Aquino at Kennedy ay para maintindihan ninyo kung ano ang iniwan na legacy ng mga Kennedy para sa buong mundo. At makikita ninyo kung ano ang legacy ng mga Aquino sa Pilipinas sa kakulangan ng 1987 Philippine Constitution ni Cory na hindi kayang magdala ng kaunlaran at ang patuloy na kakulangan ng BBB ni Noynoy na hindi rin magdadala ng kaunlaran.
At ang huli nating ihahambing sa pamilyang Aquino ay ang pamilyang Lee ng Singapore. Lee Kuan Yew, born 1923. He became Singapore's Prime Minister from 1965 to 1990. Corazon Cojuangco Aquino, born 1933. President of the Philippines from 1986 to 1992. Ano meron si Cory na wala si Lee Kuan Yew? Maliban sa matagal na kasaysayan ng pamilya, si Cory ay mayroon tinatawag na American Educated Leaders. Yung mga miyembro ng kabinete ni Cory na nakapag-aral sa Amerika. Sino mga ito? Ang ilan sa kanila, Salvador Laurel, Yale University, Cesar Sarino, MBA, New York University, Florencio Abad, Master's in Public Administration at the John F. Kennedy School of Government in Harvard University, Peter Garrucho, Master of Business Administration degree from the Stanford University in 1971, Rafael Alunan III, Master's degree in Public Administration from Harvard University, Juan Ponce Enrile, Harvard Law School, he earned a Master's of Law, Fidel Ramos, United States Military Academy. Sulita Colias Monsod, Wharton School of the University of Pennsylvania. Sino mga American educated leaders ni Noy Aquino? Sino ang anak ni Lee Kuan Yew? Lee Hsien Loong, na naging Prime Minister ng Singapore noong 2004. Ang mga Aquino, ang mga Cojuangco, mga Ayala, mga Si, mga Gokongwei, at ilan pang ang mga ninuno ay nanggaling sa China o Espanya. Tandaan ninyo yung mga pangalan at mga pamilya niyan dahil diyan yung malalaman ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa Pilipinas. Hawak ng mga pamilyang ito ang 10 na pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas at lahat ng mga negosyanteng ito ay hindi export-oriented. Ibig sabihin walang pinadadalang produkto sa ibang bansa galing sa mga industriya sa Pilipinas. Ito ang malaking pagkukulang ng mga negosyanteng Tsino. Ibig sabihin ang remittances ng mga OFW ang pinanggagalingan ng mga yaman ng mga pamilya at negosyo mga ito. Pumapasok ang remittances at yung mga pamilya ng OFWs na bumibili ng bahay at condominium, nagbabayad ng kuryente, nagpupunta sa mga mall, bumibili ng pagkain at damit, at mga iba pa, dito kumikita ang pinakamayayamang Pilipino sa bansa. Walang export mula sa industriya. Kaya pag humirit si Noynoy Aquino na umuunlad ng bansa dahil sa ekonomiyang inaayos daw niya, isaksak ninyo sa lalamunan ni Aquino yung background ng top 10 corporations sa Pilipinas na walang exports mula sa industriya. Kung meron man na exports ang San Miguel Corporation na hawak din ni Danding Cojuangco, napakaliit ng halaga nito at hindi makakapagdala ng kaunlaran sa Pilipinas. Tingnan ninyo ang halimbawa ng isa pang negosyanteng taga Fujian Province na si Lucio Tan. Ang negosyo niya na sigarilyo na Winston Champion at ang alak na Tanduay ay nagdadala sa kanya ng bilyong-bilyong taon-taon. Ngunit hindi ito ang industriyang nagbibigay ng trabaho sa mga Filipino at ang mga produkto niya ay hindi pwedeng i-export. Ano ang iniwan ni Lee Kuan Yew sa Singapore? Kaya na mismo ang tumingin sa paghahambing ng Singapore at Pilipinas para matawa kayo sa walang ginawa na si Cory Aquino. Sa Hacienda Luisita, ano ang ginawa ng pamilyang Cojuangco Aquino? Panoorin niyo yung Aquino Cojuangco Facts They Don't Want You to Know sa YouTube. This is produced by Let's Fight Filipino Ignorance. Hindi ko kakilala yung grupo na yan pero maayos yung video nila kasi mayroong sources o batayan ang kanilang pinalalabas. Ano ang ginawa ni Lee Hsien Loong, anak ni Lee Kuan Yew? Patuloy na pag-uunlad ng bansang Singapore. Ano ang ginawa ni Noynoy Aquino, anak ni Cory? Wala, uulitin ko, walang ginawa si Noynoy Aquino bilang congressman at senador. Kaya yung pang-abay o adjective na Noynoying ay pinauto ng mga kabataang aktivista sa Pilipinas dahil wala talagang ginagawa si Aquino. Gusto niyo ng prueba? Puntahan ninyo mismo yung Office of the President of the Philippines website at mababasa ninyo doon yung bullshit ng history ni Aquino bilang congressman at senador. And I quote, "In 1998, Aquino entered public service to make sure that the democracy his parents fought for would bring changes in people's lives. He served as representative of the 2nd District of Tarlac from 1998 to 2007. In May 2007, he joined the Philippine Senate, wherein he worked to bring about legislative initiatives anchored on the protection of human rights and honest and responsible governance." Take note, to make sure, how did Noynoy make sure? Hindi sinasabi. Take note, legislative initiatives. Anong initiatives? Hindi rin sinasabi. Mismong website ni Noynoy yan, walang sinasabi. Yung sinasabi ni Idiot Aquino na economic development daw ayon sa NEDA. Basahin ninyo yung website ng NEDA at sasabihin ng NEDA exports ng manufacture ang nagdadala ng kaunlaran sa Pilipinas. Puntahan mo ang impormasyon sa Philippine Statistics Authority, National Statistical Coordination Board. Makikita ninyo na walang basehan ng export na sinasabi ng NEDA at ni Aquino. Ito yung tinatawag na cross-checking ng facts. Ihahambing natin ang impormasyon upang patunayan kung totoo nga ito. Walang definition ng sinasabing manufacturers na ayon kay Aquino ay basehan ng exports ng Pilipinas. Ano ang exports na yan? Kung talagang may exports, mahahanap natin ang source o pinanggalingan ng industriya at kumpanya ng exports. Walang industriya na sinasabi, walang mga kumpanya
isinasaad. Ulitin natin ang comparative economics. Ang exports ng Mitsubishi sa Japan at Hyundai sa South Korea, kasama ang libo-libo pang ibang kumpanya tulad ng Toyota, Honda at Kia, maaari ninyong kunin ng impormasyon upang malaman ang exports nila. Ganon din sa Singapore, Amerika at Canada. Yan ang tinatawag na transparency, ang pagpapakita ng impormasyon upang patunayan na totoo ang sinasabi ng mga industriya sa mga bansang ito. Sa sinasabing exports ni Aquino, walang basihan ng impormasyon. Ang buod ng part 5 ng mga videos natin sa BBB, sa konteksto ng pamilyang Aquino, kasama si Cory at si Noynoy, makikita ninyo ang walang kwentang pamamalakad ng gobyerno galing sa kanila. Sa kontekstong ito ng pamilyang Aquino, makikita ninyo ang pangmatagalan na walang epektibo ng BBB sa ekonomiya at politika ng Pilipinas. Kung si Cory at si Noynoy walang nagawang mabuti para sa bayan sa Pahasyenda Lucita, bakit natin aasahan na magdadala ng kabutihan at kaunlaran ng BBB sa Mindanao o sa buong Pilipinas? Kung ang nakalipas na 29 na taon ay pagpapatunay ng kabubuhan ni Cory at Noynoy sa gobyerno, bakit maniniwala tayo na bigla na lang magdadala ng kabutihan at kaunlaran si Aquino pagkatapos maipasa ang BBB? Ano ang mangyayari sa BBB makalipas ang 29 na taon hanggang 2050? Tingnan ninyo kung ano ang magagawa natin sa BBB pagkatapos natin siya sa atin ng masinsinan sa susunod na video. Ang pinagtatakahan ko sa konteksto ng mga Aquino sa BBB ay kung bakit si Noynoy na walang asawa, walang anak, walang pamilya, pero walang ginawa sa Kongreso at sa Senado. Bilang Pangulo, aayusin na lang ni Noynoy ang bansa para sa kapakanan ng lahat ng Filipino. Ngunit hindi pa rin niya magawa. At nais lang niya na sumikat sa buong mundo at makuha ang Nobel Peace Prize kapag naipasa ang BBB. Yan ang pagiging isang maramot na tao at Pangulo. Sarili lamang niya ang kanyang iniisip.